China's banks are sinking. Naku, lumalalang sitwasyon ng mga bangko sa China, isang senyales ng malalim na krisis sa ekonomiya. Ang mga pagkalugi ng mga bangko ay may malaking epekto sa ekonomiya ng China. Maraming mamamayan ang nagpanic at nag-withdraw ng kanilang mga deposito na nagpalala sa sitwasyon ng mga bangko. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng mga pagkalugi at paano ito nakakaapekto sa buong bansa? Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito at ano ang magiging kahinatnan ng China kung magpapatuloy ang krisis na ito? Kamakailan lamang, marami ang nagulat sa balita ng sunod-sunod na pagkalugi ng mga bangko sa China. Ang mga bangkong ito, na dati itinuturing na matatag, ay ngayon ay nahaharap sa malalaking pagkalugi. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing sanhi ng mga pagkalugi ng mga bangko ay ang bumagsak na sektor ng ari-arian sa bansa. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Yan ang atin aalamin. Sa simula, maraming bangko sa China ang nagbigay ng malalaking pautang sa mga kumpanya ng real estate upang mapalakas ang kanilang mga proyekto. Halos 30% ng mga pautang sa sektor ng ari-arian ay nagmula sa mga bangko. Nagresulta ito sa mas malalaking kita para sa mga developer at mga bangko. Ang mga developer ay nagkakaroon ng malaking kita at ang mga bangko ay tumatanggap ng mataas na interes mula sa kanilang mga pautang. Subalit, habang patuloy na lumalaki ang sektor, hindi na kinaya ng merkado ang sobrang supply ng mga pabahay at mga proyekto. Ang demand ay nagsimulang bumagsak na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng mga ari-arian ng halos 15% sa loob lamang ng isang taon. Habang bumabagsak ang sektor ng ari-arian, nagsimula ring magkaroon ng problema ang mga kumpanya ng real estate sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Tinatayang 20% ng mga developer ay hindi nakatupad sa kanilang mga obligasyon sa pagbabayad na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga bangko. Maraming mga proyekto ang natigil at ang mga kumpanya ay nahirapan sa pagbabayad ng kanilang mga pautang sa mga bangko. Dahil dito, ang mga bangko ay nagsimulang makaranas ng malaking pagkalugi na umabot sa 500 bilyong yuan o halos 70 bilyon noong 2023. Ang mga non-performing loans, NPLs, sa sektor ng ari-arian ay tumaas ng 35% na nagdagdag pa sa krisis ng mga bangko. Epekto sa ekonomiya, lipunan at katatagan ng China. Ang mga pagkalugi ng mga bangko ay may malaking epekto sa ekonomiya ng China. Una, ito ay nagdulot ng pagbaba ng kumpiyansa sa sistema ng pagbabangko. Maraming mamamayan ang nagpanic at nag-withdraw ng kanilang mga deposito na nagpalala sa sitwasyon ng mga bangko. Ang pagbaba ng kumpiyansa sa mga bangko ay nagresulta rin sa pagbaba ng mapagkukunan ng puhunan ng bansa na nagdulot ng pagbaba ng ekonomiya. Pangalawa, ang mga pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot din ng mga problema sa lipunan. Maraming tao ang nawalan ng trabaho dahil sa pagbagsak ng sektor ng ari-arian at mga bangko. Ang mga kumpanya ng real estate ay nagbawas ng kanilang mga empleyado at ang mga bangko ay nagbawas ng mga tauhan upang makatipid. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay nagdulot ng mga protesta at kaguluhan sa ilang mga lugar sa China. Pangatlo, ang mga pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot din ng panganib sa katatagan ng bansa. Ang mga problema sa ekonomiya at lipunan ay maaaring magdulot ng pag-aalsa ng mga mamamayan laban sa pamahalaan. Ang mga tao ay maaaring mawala ng tiwala sa kanilang mga leader at maghanap ng pagbabago. Ito ay maaaring magdulot ng destabilisasyon sa bansa at magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Ang pagbagsak ng sektor ng ari-arian. Ang problema sa property sector ay isang malaking sanhi ng pagkalugi ng mga bangko sa China. Ang sektor ng ari-arian sa China ay nasa malalim na recession na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga bangko. Ang recession ay nagsimula nang ang mga kumpanya ng real estate ay nagsimulang mangutang ng malaking halaga upang pundohan ang kanilang mga proyekto. Ang mga bangko ay nagbigay ng malalaking pautang na sa kalaunan ay nagdulot ng sobrang utang sa mga kumpanya ng real estate. Habang ang mga presyo ng ari-arian ay nagsimulang bumagsak, ang mga kumpanya ng real estate ay nahirapang magbayad ng kanilang mga utang. Maraming mga proyekto ang natigil at ang mga developer ay hindi nakapagbenta ng kanilang mga properties. Dahil dito, ang mga bangko ay nagsimulang makaranas ng malaking pagkalugi. Ang mga utang na hindi nabayaran ay naging non-performing loans
na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga bangko. Ang problema ay lalong lumala nang ang gobyerno ng China ay nagpatupad ng mga bagong regulasyon upang kontrolin ang sobrang utang ng mga kumpanya ng real estate. Ang mga bagong regulasyon ay nagdulot ng pagbaba ng pamumuhunan sa sektor ng ari-arian na nagdulot ng mas malaking pagbaba ng mga presyo ng mga properties. Ang mga developer ay nawalan ng kita at ang mga bangko ay nawalan ng kakayahang makuha ang kanilang mga pautang. Paano malulutas ang krisis na ito? Ang krisis sa pagbabangko sa China ay isang malubhang problema na nangangailangan ng agarang solusyon. Maraming mga aksyon ang maaring magawa ng China tulad na lamang ng una, pagbibigay ng suporta sa mga bangko. Ang gobyerno ng China ay maaaring magbigay ng suporta sa mga bangko upang matulungan silang makabangon mula sa kanilang mga pagkalugi. Ang suporta na ito ay maaaring sa anyo ng financial aid o sa pamamagitan ng pagbili ng mga non-performing loans ng mga bangko. Ikalawa, pagpapabuti ng regulasyon, ang gobyerno ay maaari ring magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang sobrang utang ng mga kumpanya ng real estate. Ang mga regulasyon na ito ay maaaring magsama ng mga limitasyon sa dami ng utang na maaaring makuha ng mga kumpanya o sa dami ng pautang na maaaring ibigay ng mga bangko. Ikatlo, pagpapatibay ng ekonomiya. Ang gobyerno ng China ay maaaring magpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang ekonomiya ng bansa. Ito ay maaaring sa anyo ng mga stimulus packages o sa pamamagitan ng pagtaas ng pamumuhunan sa mga sektor tulad ng teknolohiya at infrastruktura. Ika-apat, pagpapabuti ng transparency. Mahalaga rin ang pagpapabuti ng transparency sa sektor ng ari-arian at pagbabangko. Ang mas malinaw na impormasyon tungkol sa mga utang at kita ng mga kumpanya at bangko ay makakatulong sa pagbuo ng tiwala sa merkado. At ikalimang solusyon, pagpapalakas ng pondo ng Estado. Ang gobyerno ay maaari ring palakasin ang pondo ng Estado upang magbigay ng suporta sa mga bangko at sa sektor ng ari-arian. Ang mas malaking pondo ng Estado ay magbibigay ng mas malaking seguridad sa ekonomiya ng bansa. Ang krisis sa pagbabangko sa China ay isang seryosong problema na nangangailangan ng agarang at epektibong solusyon. Kung hindi agad mareresolba, ang krisis na ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa ekonomiya at katatagan ng bansa. Mahalaga ang pagkakaroon ng koordinadong aksyon mula sa gobyerno, mga bangko, at iba pang mga sektor upang malutas ang krisis na ito. Ano-ano kaya ang mga susunod na hakbang ng China upang malutas ang krisis na ito? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share ang video. Mag-subscribe para updated ka sa aking mga videos. Salamat at God bless.